higit na pinalakas, higit na pinalawa, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, na partner mo sa balita at serbisyo. DWAY 1332 kHz. Sunshine Radio, Kabanatuan City. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Okay, mga kapanat kaibigan, nasa kabilang linya ang ating pong suking si Sir Leonardo B. Marquez, ang ating Senior Science Research Specialist, Crop Protection Division. Usapang mapanirang daga sa palayan, ang ating pong pag-uusapan ngayong araw, ang mga daga ay mapanira sa lahat ng yugto ng palay. Alam niyo ba na ang isang inahing daga ay kayang manganak ng 500 sa loob ng isang taon? 500. Ganun po kabilis magparami ang isang daga. Mapapansing may daga ang palayan sa pamamagitan ng aktibong lungga, may bakas ng paa ng daga at putol ang mga suwi. Kaya naman upang ipaliwanag sa atin kung paano sugpuin o pamahalan ang daga, nasa kabilang linya ang eksperto ng daga, si Sir Leonardo B. Marquez, Senior Science Research Specialist mula po yan sa PhidRice. Magandang umaga, Sir Leonardo. Magandang umaga po, Sir Resty. Opo. Sir Ray. Magandang umaga po sa inyo at sa ating mga magsasakang tagapakinig. Sana po ay magkaroon tayo ng magandang talakayan ngayong umaga. Okay, magiging maganda, Sir, at ang ating talakayan po ngayong umaga sapagkat ito yung isang kinakaharap na mga challenges ng ating magsaka nasa lalo po yung mga nauna, Sir, ano, naunang nagtatanim, nahuhuli. Yan yung mga bahaging kinakainan po ng daga sa ating pong mga palayan. So, madalas kumapansin na naglalagay ng palapa. Ito yung unang tanong natin sa Leonardo, no? Yung ginagawa ng ating mga magsaka, naglalagay po ng palapa ang ating mga magsaka sa palayan. Epektibo po ba ito panlaban sa mga daga at ano no po ba ang katangian ng ating mga daga? Okay, ayan, mga dagang bukid nga po ang pag-uusapan natin ngayon, Sir Ray, ano? Resty. Kasi po, paniwanag ko muna po kung bakit pag-uusapan natin ngayon mga daga. Kung natatandaan po ninyo, nung nakaraang linggo, pinag-usapan naman natin ay mga kuhol. Ang dahilan po nito ay tubig. No, may kinalaman po ito pareho sa tubig, ang daga at saka ang kuhol. Ang kuhol po, tulad po na pag-usapan natin last week, ay nakakapanira pagka yung ating bukid ay natubigan. At ngayon naman po, tubig din. Ang mga dagang bukid po ay mas marami o mas mabilis dumami at mas mapanira pagka po panahon ng tagulan o marami pong tubig. Okay, yung una po ninyong katanungan. Yung po bang mga, bakit nga ba ang mga farmer natin naglalagay ng palapa ng nyog o yung yung midrib ng dahon ng nyog, tatanggalin nila yung mga dahon tapos itutusok nila. Ang paliwanag po, ang paniniwala po ng mga farmer natin ay ito po ay repellent o makakapagdaboy ng daga. Kasi pagka po yung palapa ng nyog ay tinusok sa palayan, mukha daw po itong cobra. Opo, oh, so, ang mga daga po ay takot sa kanilang predator at isa nga po dito ang cobra. Opo. Subalit, ang mga daga po ay may malabo po na paningin. Hindi po totoong kahit sa gabi sila lumalabas ay nakakakita pa rin sila. Actually po, halos mga bulag po ang mga daga. Okay. Ang ginagamit lang po nila ay yung kanilang whisker o yung kanilang balbas na ginagamit po nilang gabay para makita po nila yung kanilang dadaanan. Ito po yung dahilan kung bakit sa bukid po nakikita natin na mayroong highway ang mga daga dahil doon lang po sila lagi nagdadaan at dahil nga po doon nakakapa nila yung kanilang dadaanan. Okay. Ngayon po, effective nga ba yung inilalagay na pambugaw ng mga daga o yung palapa ng nyog? Ang sagot po rito, mga kasama nating mga magsasaka, ay direktang hindi po. Wala po itong epekto sa pagbugaw ng mga daga dahil ang unang dahilan po ay hindi po nila ito nakikita. So maaari lang pong gumamit ng pambugaw ng mga daga kung ito po ay physical at saka ito po ay gagamitan po ng live na hayop tulad po ng aso o kaya po ng pusa. Yung pong palapuan ng nyog, wala po itong nagagawang paraan para bugawin po ang mga daga.
Okay, sa karagdagang question nun, Sir Leonardo, ano po ba ang mga katangian ng ating pong mga daga sa palayan? Unang-una po, ang mga daga po ay may malabong paningin, okay, mabilis magpadami, okay, meron po silang matalas na pang-amoy. So yun po yung pinakamalakas nilang senses, yung matalas na pang-amoy. Tapos, ang isang dahilan po at katangian po nila, kaya po sila naninira ng palay natin, ay yung po kanilang dalawang pares ng incisor o yung kanilang malalaking ngipin sa kanilang harapan. Ito po ay open-rooted. Ang ibig sabihin po nun, patuloy po itong humahaba. Okay, ano ba ibig sabihin ng patuloy na humahaba? Ito po ay katulad ng ating buhok, ng ating kuko, o ng sungay ng kalabaw. Ito po ay patuloy na humahaba sa kanilang, sa habang buhay po nila. Hindi po ito tumitigil sa paghaba. Kaya ang ginagawa po nila, hinahasa po nila nito. Sila pong, sa mag-isa lang po ang daga, hinahasa nila ito, kinukudkud nila yung itaas at saka ibaba, gamit din yung kanilang ngipin. So ngayon, pag matalas na po ito, ikakagat na po nila ito sa anumang bagay na pwede nilang kagatin para pumurol ulit. Tapos, okay, pag humaba, hasa ulit, purol, hasa, purol, hasa, purol. Kaya po sila mapanira sa ating palayan. Hindi po dahil sa pinagsabihan natin silang salbahing mga daga, walang hiyang mga daga. Hindi po yun ang dahilan kung bakit sila po ay naninira ng ating bukid. Ibig sabihin, natural lang na magngat-ngat sila para pigilan yung paghaba ng kanilang ngipin. No po? Mm-hmm. At hindi po dahilan sa sila ay nagugutom o kinakain, okay, lamang nila, o dahil sa napagsalitaan natin ng hindi maganda. So, ang nagiging dahilan pa ng kanilang pagpupudpul, ano, pagbabawas, ay yung humahaba nga sila, dahil ang problema lang, sir, dito, no, yung ating palay na pagdidiskitahan. Yung palay po yung napagtutuunan ng kanilang pansin. So madami naman siguro, dapat makahanap na lang sila ng mga yung simentong kalsada, ikat-ngat na lang nila doon. Yun po ang sinasabi ko po sa ating mga farmer, Karesti. Opo. Kung pwede lang po maglagay tayo ng mulihon sa bukid at doon lang sila maghasa ng kanilang ngipin, wala po problema, dahil kung yun lang pong kakainin nila, ang kinakain lang po nila ay 10 to 12% ng kanilang body weight. Okay. O ibig sabihin, kung lang mga 100 grams yung daga, so 10 gramo lang yung kanilang kakainin. Yung isang tiller o yung isang suhi ng na, no? ng palay ay sobrang na sa kanila kung pagkain lang po ang kanilang kailangan. So bahagya talaga, medyo sa may gilid ng ating pilapil, no, Sir Leonardo, may mga ilan talaga nakainan, no? May mga ilan talaga nakainan. Pero mas marami yung pinuputol nila doon sa may malapit sa pilapil, okay, na sa gitna ng ating pong palayan. Okay. So, follow-up question, Sir Leonardo. Paano po ba maiwasan yung pagsalakay ng daga? Ito yung dapat unang hakbangin o isasagawa ng ating magsaka kung nandyan na po yung daga. Opo. Isa pong paraan para po maiwasan natin ang mga daga ay makipagsabayan tayo ng tanim o huwag tayong magkaroon ng time isolation. Yung sabihin, okay, ang paborito po kasing yugto ng buhay ng mga daga, kahit namang ng yugto ay kinakain nila, pero mas paborito po nila yung panahon ng pagbubuntis at pamumulaklak, kasi medyo aromatic po yung ating palay sa ganong panahon. So time isolation, pagka tayo nauna o kaya tayo nahuli, ay napupuruhan po tayo. Pangalawa po ay yung pagpapanatiling malinis ng ating bukid, yung walang yung po mga dayami, sa di po ba sa tinuturo ng peel rice, ay huwag po natin susunugin, ano? Opo. Pero ang pinakamaganda po nun, ay huwag po natin rin iiwanan na nakatambak. Kung ang dayami po ay ating i-incorporate sa lupa, ay ikakalat po natin ng manipis para hindi naman po maging pahirap sa pagpaararo at makasama dun sa pag-aararo. Pero huwag pong itatambak, dahil magsisilbi pong tirahan po ito ng mga daga. Tanggalin po natin yung mga madamong lugar sa ating lugar, sa ating palayan, at saka po asikasuhin po natin yung butas ng mga daga para po maiwasan natin po yung pagsalakay po ng, o para maiwasan po natin yung pagkakaroon ng sira ng daga doon sa ating bukid. So yun yung mga prevention na dapat isasagawa pa ng ating mga farmers before sana, no, before pa magtanim. Ano po yung mga hakbangin doon, Sir Leonardo, bago siya magtanim? Oh, kasi kung kailan naninira na yung daga,
doon pa a-action yung ating farmers eh. So nakapanira na bago pa siya magagawa ng action. Opo. At saka karesti ang mga farmer po natin, medyo maluwag po sila sa mga daga. Ibig sabihin, pagka po sinira ng daga yung kanilang bukid, halos sira, ubusin na yung kanilang palay. Ang gagawin pa lang ni farmer, pupunta siya sa LGU, hihingi pa ng pamain doon sa para sa daga. Ano? Subalit ang presyo lang po ng pamain sa daga ay 15 pesos hanggang 20 pesos. Mababa. Samantalang pag may nakita lang po siya lumilipad-lipad na kulisat doon sa kanyang palayan, pupunta siya sa agricultural supply, bibili ng 500 hanggang 1,000 insecticide. Opo, kaya nga po ang mga farmer po ay medyo maluwag po sa mga daga. So, iulitin ko lang po yung dapat lang gawin. Panatilihing malinis po yung ating palayan mula po yung pagkaani hanggang sa bago po magtanim. Ayun, dapat po ay malinis po yung ating palayan para po maiwasan natin yung pagsalakay ng ating mga daga. Okay. So, halos na banggit po ninyo, no? Yung pagka nandyan na sila, present na at kung paano pinakamainam, nandyan na rin yung sinabi. At gano'n po ba kalala ang magiging pinsala sa ating palayan kapag eto na, pagka sumalakay, so medyo siguro ilagay po natin sa pinaka-maximum na atake ng ating daga, gano'n po kalala o gano'n po kalaki ang pinsala po nila, Sir Leonardo? Opo, dun sa unang yung tanong na pag sumalakay ng mga daga, tulad nung nasabi nyo kanina, ang mga farmer po kung kailan naninira na yung mga daga, okay. At saka lang sila umaaksyon. Ang actually po, pagka sa ganung panahon, at ito po yung nangyayari, karaniwan po pagka ang palayan ay nasa maximum tillering na, doon po nag-uumpisa, at lumalala po pagka nagbubuntis na yung palay. Actually, sa ganung panahon po, ang magagawa na lang po ng mga farmer natin ay taasan o panatilihing mataas ang tubig ng ating bukid para po mapigilan ang pinsala ng mga daga. Ngayon naman po, ang tanong po ninyo ay ilan ba ang maximum na kayang sirain ng daga? Actually, 100% hindi naman niya kaya. Okay. Pero near 100%, 90% kaya po niya. Ito po yung nangyayari din sa mga lugar na hindi naman po yung buong banos ang titirahin niya eh. Karaniwan po, meron siyang napupuruhan na mga pinitak. Ito po yung malapit sa bahayan, malapit sa patubig, malapit sa... Ito po yung mga lugar na malapit doon sa mga breeding area ng mga daga. Karaniwan sa mga gitna, pagka yung bukid mo nakagitna ka sa dalawang bukid o yung banos mo ay isang mahaba na malayo sa mga lugar na ito, ay hindi naman po napupuruhan ng mga daga. Huwag lang nga po kayo magta-time ice, huwag lang kayong mauna o kaya mahuhuli. 90% is hindi unusual. Okay. Yung 100%, pagka po kasi sinabi natin 100%, ginapas na lahat. Hindi naman po nila kaya yon. Kaya nga lang po ay napakalaki at lubhang halos wala na tayong pakikinabangan pagka po tayo ay sinalakay po ng mga daga. Okay. May lugar talaga, no, sa Leonardo na talagang tinitira nila. Halos okay lang kung sa gitna eh, kung sa bungad na bungad pa makikita. Madidismaya ka na hindi na lumakad palayo. Palayo sa banos dahil sa una pa lang, doon pa lang, kitang-kita na yung ebidensya. Totoo po yung kares, nakakapanglumo po para sa isang magsasaka. Opo. Kasi lalo na kung kailan gaganda yung bulas ng palay mo o kaya nag-uumpisang gumanda at saka naman po sumasalakay yung mga daga. So, yan, ganyan po kalala, abot sa 90% doon sa talagang pinuruhan nila. Opo. Sa pinuruhan. So, may bahagi naman talagang hindi lahat dadalihin ng daga. Grabe namang daga kung buong banos dadalihin nila. So ang gawin nila siguro kung buong banos, magano ka na lang, magtawag ka na lang ng kabarangay bago ka mag-ani. Sigurado pag pinaikutan ng harvester 'yan para makabawi-bawi tayo eh. Makaganti. Opo. Makabawi-bawi, magtawag ka ng mga 50 katao. Ayun, open, libre. Libreng magpatay ng daga pagka nag-harvest. Okay. Rata pinsala. Sa anong yugto? Ito na mahalas. Sa anong yugto ng palay? Ito na yung tailoring at saka yung pagbubunt. Gano'n po kabilis po magparami? Ito yung dapat po nating ipaalam sa ating magsaka. Gano'n po kabilis po ba magparami ang mga daga? Okay. Dagdagan ko lang po yung anong yugto ng palay dapat silang puksain. Tulad, actually po,
dapat bigyan din natin na bago pa po magtanim okay. ang paglaban po sa mga daga. Ibig sabihin, kung gagamit tayo ng lason, ito po ay sa para sa ating mga magsasaka na nakikinig ngayon. Kung gagamit po tayo ng lason sa daga, maglagay na po tayo bago pa po tayo magtanim. Okay. Opo, di po ba sa IPM, tinuturo natin na hulin lagi yung paggamit ng lason. So, balit po para sa mga daga, ito po ay inuuna natin. Bakit po? Kasi ang lahat po ng lason available ng lason sa daga na available sa Pilipinas ay kailangan po makain ng mga daga. At ito pong chance na nakainin nila yung ating pain ay nangyayari lamang kung wala pa silang sinisirang palay o wala pa silang makain sa kanilang paligid. At ito po ay nangyayari doon po sa panahon ng paghahanda ng lupa ng ating mga farmer. So tubig lahat ang paligid, tapos malinis yung paligid. Wala silang mapagtaguan, maiipon sila sa mga lugar na may natitirang damo o may mga bakanting lote. Doon po tayo maglagay ng pain at noon po tayo maglagay ng pain para mas malaki po ang tsansa na kainin ng daga yung ating pain. Uh-huh. Okay, tapos ngayon, gaano naman ba kabilis magparami ang mga okay. daga? Tulad po nung nasabi nyo kanina, 500 sa loob ng isang taon. Uh-huh. Actually, sabi po nung literature na pinagkunan natin ito ay mas mabilis pa doon, 510 daw po. Nako. Sa loob lamang ng 10 buwan. At bakit naman ganun kabilis ang pagpaparami ng mga daga? Ang mga daga po kasi ay meron silang tinatawag na colony mating. Walang mag-asawa, lahat ay pwedeng mag-asawahan. Tapos, yung daga sa loob lang po ng 3 buwan mula pagkapanganak ay sexually capable na magparami. Ibig sabihin, yung babae pwede na magbuntis, yung naman lalaki ay maaaring na makabuntis. Sa loob lang po yan ng 3 buwan. Ano? Tatlong buwan. Tapos po, yung babae po, pag nanganak, ang karaniwan po niyang ang pagbubuntis po ay 3 linggo lamang. So, ibig sabihin, sa loob ng isang anihan, ilang beses magbubuntis yung nanay na daga. Halos. At bawat kapanganakan niya, bawat tuwing manganak siya, ay 6 ang average na kaya niyang ipanganak. And then, ito pa po, meron po silang tinatawag na postpartum estrus. Okay. Ibig sabihin, pag nanganak po sila ngayong umaga, mamayang hapon, maaari nila silang magbuntis. Nakatibay. So, naglalandi pagkatapos manganak. Okay. Kaya nga po minsan nakakahuli kami ng daga na habang nagpapasuso ay buntis na rin. Naman. Kaya po mabilis silang dumami. So, ang pinapayo po namin lagi, ang mga daga naman po kasi, nagpaparami lang po yan, nag-uumpisa silang magparami, pag marami na rin silang makakain. Pag wala silang makain, tigil din po sila sa kanilang pagpaparami. So, aabatan po natin yung hudyat ng kanilang pagpaparami at ito po ay sinasabi ng ating palay. Ang pagpaparami po ng mga daga ay nag-uumpisa po 1 buwan pagkatapos ng taniman. So, kung sa inyong mga lugar, mga tagapakinig natin magsasaka, nagtanim kayo ngayon. Pagkalipas ng 1 buwan, yun po yung hudyat ng umpisa ng pagpaparami o paglalaki o yung breeding season ng mga daga. So, ito po yung pinakamagandang panahon din na mag-organize tayo ng sama-samang pagkilos o panghuhuli po ng mga daga. Okay. Kung nagpapalit po tayo o binibili po natin yung mga daga, pinakamaganda po itong panahon na ito kung gagawa tayo ng programa. 1 buwan po pagkatapos ng taniman. Ito po yung panahon at pinakakonti rin po yung mahuhuling mga daga dahil hindi sila nag-aanak, pero ito po yung pinakamalaki ang impact sa pagbaba po ng populasyon ng mga daga. Okay. Dapat 1 month before magtanim at 1 month after magtanim, after. Yun po ang mga hakbangin na dapat isagawa ng ating magsaka. Hindi na po yun yan na namiminsan lang sa katayo magagawa ng pamamaraan. Yes, opo. Okay. So, yun po. 1 buwan bago magtanim at 1 buwan pagkalipas umani. Ayan. Okay. Yeah. So, yun po yung mga hakbangin natin dapat isagawa. Safe po ba kainin ang mga daga? Ito na yung bahagi na... Paborito baka, po ng baka, ating... Baka, Sir Leonardo, baka naalanganin silang puksain. Yes po. Dahil meron silang ding meron din silang side na hidden agenda. Okay. So, ipo bang kainin ang mga daga, Sir Leonardo? Okay. Actually, Sir Resti, yan po yung isa sa pinakamalaking dahilan
kung bakit ang mga farmer po ay hindi naglalaso ng daga sa panahon po ng bago magtanim ng palay. Kasi ito po yung panahon din na madali silang hulihin. Okay. Mm-hmm. Tama po, madali silang hulihin, pero mas pwede namang manghuli, wag lang din pong kakainin pagka po tayo naglason. Okay. Ano? Naglagay tayo ng lason sa ating bukid, definitely wag kakainin ang mga daga. Mm-hmm. Ngayon, kung walang lason sa paligid, dapat mga 100 meter radius ang layo ng lason doon sa ating mga pagkukunan ng daga. Pero pag may lason ka, Resty, wag na lang. Wag po nating isugal yung kalusugan natin. Ngayon naman, kung wala naman pong naglason at tayong malayo nakakapanghuli ng daga doon sa ating lugar, at yun lamang yung tanging paraan nating ginagawa, safe po kainin ang mga dagang bukid. Ito po ay malinis at masarap. Nakatikim na rin po ako ng dagang bukid. Ang wag lang po nating ilalagay yung kanilang viscerals o yung kanilang mga laman loob sa pagluluto, tapos lutuin po mabuti para safe na safe po. At maganda po yung pagkakaluto ng ating mga dagang bukid. Okay, diyan siguro expert yung ating mga magsasaka. yes po. Yan, expert. Adobo ka, Resty. Ikaw po ba nakatikim na nung adobo na crispy adobo nila, yung tuyong-tuyo? Halos papirito na pag bagong pagkaluto ng adobo nila. Masarap po. Baka may parang corn. Baka may spices pa yan, na may sili, paminta. Yes, nako, wala na. Yes po. Lalo na ka, Resty, meron kang tinatagay na stainless, tapos maulan ang panahon. Yan niya. Maambon-ambon. Ang tulutan po natin ay adobong tuyo. Yes, ka, Resty. So, ano po natin doon ay safe at masarap po kainin ang daga. Huwag lang po doon sa mga lugar na may naglaso ng daga. Okay. Iwasan po natin yun kasi baka may bahagi ng ating kapitbahay hindi natin alam ang naglason. Baka hindi napuruhan, nakakain, hindi napuruhan. Yes po. Yun ang masakit doon. Hindi napuruhan at nagre-recover and then nag-ani kayo, nakuha mo, baka magka-epekto doon sa ating pong lulutuing daga. So, yun po yung iwasan po natin. Hindi nga napuruhan. Baka tayo ang mapuruhan. Doon sa... Opo. So, okay. May karagdagang message na lang po, Sir Leonardo, sa ating pong mga taga. Wrap up na lang po tayo, sir. Okay. Ang mga dagang bukid po ay mapaminsala sa ating bukid. Okay. Kaya niya sumira ng hanggang 90%. At ang dahilan po nito ay kailangan niyang pudpurin yung kanyang humahabang ngipin. Paano sila pamamahalaan? Panatilihin nating malinis ang ating bukid. Tanggalin po natin yung mga lungga. Buhusan natin to ng magkahalong tubig at putik. At ang paglaban po sa mga daga, gagawin lang po natin sa mula bago po tayo magtanim hanggang isang buwan pagkatapos magtanim. Kung tayo po ay gagamit ng lason, gamitin na po natin to habang wala pong makain ang mga daga. Pagka po tayo naglason, huwag din kumain ng daga. Ang daga po ay hindi natatakot sa palapa ng nyog na inilalagay natin sa bukid. Ang tangin na lang po nating magagawa kung tayo po ay sinasalakin ng mga daga, ibig sabihin, late na yung ating programa laban sa mga daga, ay taasan ang tubig. So kung tayo na-late ngayon season, next season, agahan po natin, sundin po natin yung ating magandang programa bago pa lang po tayo magtanim laban sa mga daga para po hindi tayo mapaminsala. Yun lamang po at magandang umaga pong muli. Maraming salamat po sa inyong istasyon sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon para makapaglahad o makapagbahagi sa ating mga magsasaka po ng paraan para pupuksain ang mga peste sa ating palayan. Magandang umaga pong muli. Okay, maraming salamat po Sir Leonardo sa inyong panahon at kaalamang binahagi na ito ay magiging kaalaman na siyang magiging gabay ng ating magsaka sa kanilang pagsasaka. Thank you, sir. Okay. Thank you po. Good morning. Good morning po. At ayan po ang ating pakikipanayam sa ating pong mga eksperto mula po dyan sa Pilares. Halos na lang po tayo ng oras. Maraming pong salamat sa inyo pong pagtutok at pagsubaybay ng ating programa dito po sa Sunshine Radio. At sa lahat po ng mga tumutok pa, nasa Facebook, nasa radio, maraming pong salamat. At sa pamunan po ng SMNI at sa panguna po ng ating pinakamamahal na Pastor Apollo Sikibuloy, na siya ang aming chairman at CEO ng SMNI. Maraming salamat po, Pastor. At pagpalain po tayo ng ating dakilang Ama at abangan po yung ating susunod na programa, Kasangga at Kalusugan.
Bukid at Buhay, usapang agring-agri. Sumainyo ang masiglang talakayan sa Bukid at Buhay, usapang agring-agri. Makinig sa muli nitong pagsasayim papawi sa ganitong oras at himpilan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.